kayo, mga mahal kong kapatid. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ganoon din po ang inyong mga mahal sa buhay. Itutuloy po natin yung atin pong pinag-aralan kahapon. Nasa part 2 po na tayo ng James chapter 4. At salamat po muli ano, dahil makapag-aral tayo muli. Dito nga tayo sa atin pong programa ano, tuwing Monday, Tuesday and Wednesday, Bible study sa Jesus ang daan, 1 hour Bible study. At ngayon nasa ano na tayo, nasa James chapter 4 na tayo. So marami-rami na po tayo na pag-aralan. Nag-umpisa tayo sa chapter 1, chapter 2, chapter 3. Ngayon nandito po tayo sa chapter 4, nasa part 2 na po tayo. Bago po natin umpisahan, mga mahal kong kapatid, ano yung atin pong pag-aaral, maganda po na umpisahan po natin muna sa panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong kabanalan, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Sa amin din, Panginoong pag-aaral, kami po ay humihingi ng tawad, nagpapalinis po sa iyong harapan, at tinatanggap din po namin ang inyo pong kapatawaran, ang inyo pong biyaya. Umaasa kami ng karunungan sa inyo sa oras na ito, Banal na Espiritu, puspusin mo kami ng inyo pong karunungan upang sa ganun, Panginoon, maunawaan namin ang dulang ng iyong mga salita. Ganun din, Panginoon, yung aking mga kapatid na nanunood ngayon ng iyong pong itong programa na ito at mag-aaral ng iyong salita. Bigyan mo rin kami, Panginoon, ng bigyan mo rin sila ng karunungan upang maunawaan, Panginoon, ang inyo pong salita. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, at ikaw ang siyang makita. Ikaw lamang ang siyang mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, umpisa na po natin, mga mahal kong kapatid, yung atin pong pag-aaral. Ano? At nung nakaraan nga, bali ang kahapon, ang atin pong huling ano, na pag-aralan nyo, nasa verse 4 na tayo ng James chapter 4, nang sinabi niya nga po rito, "You adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God?" Makes you an enemy of God. I say it again, if you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Kaya ang sabi niya rito, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sandibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sandibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. James chapter 4, sinasabi ito ni Santiago. Santiago kasi yan sa Tagalog eh. Yung James chapter 4, Santiago yan. Ang nakalagay dyan. Ngayon, dito po tayo nagtapos. So, dito natin makikita ano, na yung kung ikaw, kaibigan mo yung mundo. Ibig sabihin, nakikipagkaibigan ka sa mundo, friends of the world, kaaway mo yung Diyos. Ganun lang kasimple yung sinasabi ni James. Ngayon, kinakaaway naman ninyo ang Diyos kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan. Yun ang ano, nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan. Kasi yung pakikipagkaibigan kasi ano yan eh, mayroong relasyon yan. Ganun yan, parang sa tao, kaibigan mo nga eh. Ibig sabihin, mayroon kayong relationship. Maganda yung relasyon ninyo, ganun. Nagkikita kayo, nag-uusap kayo, ganun. Ganun din yun, nakikipagkaibigan ka sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Inulit niya to dalawang beses. Kaya nga yung next slide natin, mga kapatid, sa John chapter 15 verse 18 to 19, di ba? If the world hates you, remember, ang Panginoong Jesus ito, ang tinutukoy nito, the Lord Jesus Christ mismo. Siya mismo ang nagsabi nito. The Lord Jesus Christ. If the world hates you, remember that it hated me first. The world would love you as one of its own if you belong to it. If you belong to it. But you are no longer part of the world. You are no longer part of the world. I choose you to come out of the world. So it hates you. Come out of the world. Kasi nandito pa tayo sa mundong ito eh. Nakatira pa tayo sa mundong ito, sa libutan ito. Pero ang sinasabi nga ng Panginoong Jesus dito, di ba? Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan. Sanlibutan. Pagka binanggit kasi yung sa Biblia, yung world, tatlong bagay kasi yan eh.
Meron din sa Bible, di ba John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes on Him shall not perish but have everlasting life. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sanlibutan yon. Another world na pagka binabanggit ng Biblia naman, yung world mismo na yung earth na tinitirhan natin. At yung another world, yung sistema, yung system of the world. Kaya pansinin po natin yun, tatlo kasi ito eh. Pag sinabing world, maaring ito yung world na tinitirhan natin. Ano? Yung earth mismo. O yung world naman, yung mga tao sa sanlibutan or yung sistema ng sanlibutan. Kailangan ma-differentiate po natin yon. Malaman natin kung ano ba yung tinutukoy niya dito. Bakit sinasabi ng Biblia, for God so loved the world? Pero bakit sinasabi ngayon dito na I choose you to come out of the world? Anong ibig sabihin nun? It seems na para bang contradiction. Pero hindi po siya contradiction, mga kapatid. Wala tayo kasing lubos na panahon para tingnan natin yung bawat kahulugan po nun sa mga Greek word. Pero dito yon, pinapakita ko sa inyo rito, itong tatlong ito, dapat nating makita yung kaibahan ng tatlong ito. Kaya ang sinasabi niya nga rito, ang Panginoong Hesus mismo nagsasalita nito, ha? Reference kasi nito sa James chapter 4 verse 4. Diyan po tayo, sa James pa rin tayo ang pinag-aaralan natin. Tinitingnan lang din po natin dito yung nagkakasundo kasi they are one in spirit. Eh. Even si John, sinulat din kasi ito ni John. Eh. Ano? Isa sa mga disipulo ng Panginoon. Ito mismo yung boss, salita mismo ito ng Panginoong Hesus. Sinasabi niya, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna. Ang Panginoong Hesus to, ha, sabi niya, ako muna, sabi ng Panginoong Hesus, ako muna ang kinapuutan nito bago kayo. Kita mo? Kaya nga tayo mga Kristiyano, mga tagasunod ng Panginoon, disipulo ng Panginoon, ano? Ako muna ang kinapuutan nito bago kayo. Ha, kita mo? Kung, verse 19, kung kayo'y tagasanlibutan, pansinin niyo mga kapatid, kung kayo'y tagasanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Kung kayo'y tagasanlibutan, ano ibig sabihin ng Panginoon Hesus to? Inakatira naman tayo dito sa sanlibutan ito. Hindi ba tayo taga Earth? Nasa taga-ibang planeta ba tayo? Nasa Mars ba tayo? Anong ibig niyang sabihin dito? Kung kayo'y tagasanlibutan, kasi ang pinutukoy niya dito ng Panginoong Hesus, yung sistema ng sanlibutan. Kaya nga ang sabi niya, hindi ito ang tunay ninyong bayan. Nakikipamayan lamang kayo dito. Ang totoong bayan ninyo doon sa piling niya, sa kingdom niya. Kaya fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Fix your eyes in the heavenly things, sa mga makalangit na bagay. Hindi lamang sa mga earthly things. Kasi yung mga bagay nito, sabi niya, ano yan eh, maglalaho. Ah, amen? Ah, tuloy natin ha, ngayon. Verse 19, ulitin ko to ha. Kung kayo'y tagasanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Ngunit, hindi kayo tagasanlibutan. Kita mo? Hindi daw tayo tagasanlibutan. Tagasan tayo. Andito naman tayo, sir. Hindi ka tagasanlibutan. So, dito kayo, hindi kayo tagasanlibutan. Ibig niya sabihin dito, hindi ka nakikipagkaibigan sa sanlibutan. Bakit hindi ka nakikipagkaibigan? Kasi kung nakikipagkaibigan ka sa sanlibutan ito, kaaway mo yung Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus, yung sistema ng mundong ito. Pinaliwanag ko maraming beses sa inyo yan, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Di ba? Ikalawang Korento, di ba? Kapitulo 4, versikulo 4, na ang Diyos ng sanlibutan ito, walang iba kundi si Satanas, di ba? Na binulag niya yung mga hindi nakakilala, yung mga unbelievers. So that they cannot see the gospel of Christ, sabi niya ganun, di ba? Siya yung kasi yun eh, kaya sabi ng Panginoon, tignan mo, kayo'y mamahalin ito bilang kanya, ngunit hindi kayo tagasanlibutan. Ah, hindi kayo tagasanlibutan. Kundi, pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Kita mo? Napupuot sa inyo ang sanlibutan. Amen? John chapter 15, verse 18 to 19. Uwan.
sa Tagalog. Amen? Now, tingnan pa natin yung iba. Now, sabi ni John Calvin, ha? Sabi, as John Calvin says, John Calvin to, so great is the disagreement between the world and God. So great is the disagreement between the world and God, that as much as anyone inclines to the world, inclines to the world, so much he alienates himself from God. Alienates from God. Now, Calvin says, we must renounce the world if we wish to serve God. Ganun lang, kasimple. You cannot serve two masters at the same time. Mamili ka, ganun lang yun. Hindi pwedeng sabay. Hindi rin pwedeng compromise. Now, Romans chapter 12 verse 2, sinabi rin ito ni Apostle Pablo, I want you to write it down. Don't copy the behavior and customs of this world. Kita mo? Don't copy. But let God transform you into a new person, into a new person by, paano yan? Changing the way you think. Una-una, changing the way you think. Then, you will learn to know God's will. Kailan yon? Kailan yon yung learn to know God's will? By changing the way you think. Mag-uumpisa muna dito yan sa isipan. Ito yung battle. Battle of the mind yan muna eh. Other version it says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sabi dito sa ating version ng New Living Translation, sabi niya, don't copy. Huwag kang gaya-gaya. Don't copy the behavior and customs of this world. But let God, ibig sabihin, yung kanyang salita, tinatanggap mo ito. But let God transform, ha? You into a new person. Paano? By changing the way you think, then, dito palang mag-uumpisa, you will learn, matututunan mo ngayon, you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Hallelujah. Urihin ng Panginoon. Kita mo? Yung tanong, nandyan din yung sagot eh. Kaya mo, binabasa lang natin dito. Wala tayong itinatagdag dito, kapatid. Binabasa lang natin. Di ba? Tila mo. Ah, basahin ko isa sa Tagalog. Sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Huwag daw kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Eh kung makiayon ka rito sa takbo ng mundong ito, kaibigan mo yung mundong ito, kaaway mo yung Diyos. Ano ba yung takbo ng mundong ito? Kayo magsabi. Maganda ba? Ano yung mga takbo ng mundong ito? Alam natin yung takbo. Di ba? Halos lahat na ng klase ng kasamaan eh. Di ba? Nandyan na eh. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, sabi niya, huwag kayong makiayon. Anong gusto ng Panginoon? Kasi ang gusto ng Panginoon, di ba? Maging ano tayo? Asin at ilaw? Let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ito yung gusto ng Panginoon. Magsilbi kayong. You are salt and light of this world. Just like Jesus Christ. Siya yung pinaka-source natin eh. John chapter 8 verse 1, Jesus is the light of the world. In Matthew chapter 5 verse 13 to 16, tayo yung salt and light of this world. Yung nakakilala. As in kasi ginagamit yung for preservative eh. Light kasi sa liwanag yan, you expose yung mga darkness. Ganun yon. Kaya ang sinasabi niya rito ngayon,
Kahit si Pablo, si John, si James, nagkakaano yan, isang espiritu sila yan eh. Ah, kaya sabi niya, huwag kayong makiayon. Huwag kayong makiayon. Sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Ayun. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Ibig sabihin, mga kapatid, ano eh, ang labanan kasi muna dito sa isipan eh. Nag-uumpisa dito sa isipan yung battle. Hayaan nyo, ibig sabihin, tanggapin mo yung kanyang salita ng maluwag sa iyong puso. Maluwag sa iyong puso. Doon mag-uumpisa yan. Kasi naglalaban yung isip mo. Yung isip mo kasi minsan, ano yan eh, nangangatwiran sa salita ng Diyos na nangangatwiran standard sa mundong ito. Doon pa lang sa standard sa mundong ito, kaaway mo na Diyos eh. Kaya ang gusto niya rito, iparating, sabi niya, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang, bakit? Ang sagot kasi bakit? Upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Kasi hindi mo pwedeng maunawaan ang kanyang kalooban kung ayaw mong pabago yung iyong pag-iisip. At kung pag-iisip mo, yung alam mo dito sa mundong ito, kasi dito ka nakatirang ito, kaibigan mo to, kaaway mo yung Diyos. Ibig sabihin, yung kanyang salita, yung love letter niya, tinatanggap mo ng maluwag sa iyong puso. Nagpapatuwid ka at yung isipan mo, kapatid, ano, yung, kasi nagbumula na dito sa isipan eh. Kaya ang sabi niya nga, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip, tapos ano mangyayari? Upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Diyan pala nag-uumpisa. Maunawaan mo ang kanyang kalooban. Pagkatapos, sa gayon, kita mo, sa gayon, magagawa ninyo, kita mo, magagawa ninyo, kailan yon? Pagka nagpabago na yung iyong pag-iisip, naunawaan mo na yung kanyang kalooban. Pagkatapos mong nawaan ang kanyang kalooban, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti. Kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Hallelujah. Ang ibig sabihin yan, hindi nagbumula na yan sa iyo sarili mong kakayahan. Kasi hindi mo mga kaya yan eh. Kaya nga kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Without the Spirit of the Lord, without the Holy Spirit in our life, we cannot live a victorious Christian life. Hindi tayo makakamamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon kung wala ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin at nagkakaroon ng bunga eh, yung banal na Espiritu sa atin, kung tayo'y nagpapatuwid sa Kanya at ipinamumuhay natin lalong-lalo na yung Kanya pong salita. Ibig sabihin mga kapatid, magkakaroon kasi ng bunga yan. Kaya ayaw niya na huwag ka makipagkaibigan. Yun ang sinasabi ni James, huwag kayong makipagkaibigan sa libutang ito. Huwag kayong umayon. Diba? Amen? Now, sa 2 Corinthians din, chapter 6 verse 14 to 17, paano natin gagawin yan ngayon? Paano ko gagawin yan? Eh, nandito ako sa sanlibutang ito nakatira. Anong gagawin ko? Paano ko hindi maging kaibigan? Anong gagawin ko? Mayroong gagawin. Ito, don't team up with those who are unbelievers. Ano ibig sabihin nun? Ibig bang sabihin, hindi na ako nakakapagkaibigan kapag hindi ko kasama Diyos? Hindi yan ang ibig niya sabihin, mga kapatid. Dapat liwanagin natin to. Liwanagin natin mabuti to. Sabi niya, don't team up with those who are unbelievers. How can righteousness be a partner with wickedness? Question mark. Hindi pwede kasi yung righteousness at wickedness magsama yan. Question mark. How can light live with darkness? What harmony can there be between Christ and the devil? How can a believer be a partner with an unbeliever? So ito tinutukan niya rito. Believer, unbeliever. Don't team up. Ito kasi yung team up. Nakikiayon ka na dyan eh. Kaya nga, team eh, sa isang basketball, sa isang sports team. Yun ang tinutukoy niya rito. Kaya sabi sa Tagalog, huwag kayong makisama. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya
na para bang kapareho ninyo sila. Yun. Na para bang kapareho ninyo sila. Hindi kayo hihinto kasi dito eh. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Kasi ang utos ng Panginoon, preach the gospel to the whole world. Paano kanino mo ipipreach yun? E mag-preach ka pa eh, mga believer na rin mga yun. To the whole world. To the lost soul. Yun ang ibig sabihin naman. Ang tinutukoy niya kasi dito mga kapatid, huwag kayong makisama nga sa mga di sumasampalataya. Tuloy natin ha, para maunawaan. Na para bang kapareho ninyo sila? Yun. Ibig sabihin, yung ginagawa nila, hindi mo ginagawa. Bakit? E magulo yung ganung buhay. Magulo yung ganung buhay. Bakit? Ano ba yung mga ginagawa? Na ano? Yung bunga ng ano, ng mga, yung bunga ng sanlibutan ito. E kayo na magsabi. Diba? Ang gusto nila, wag kang ano, ito yung mga ano niya, discarte. Ayos lang niya, magbisyo ka. Huwag ka lang magpadala sa bisyo. Ikaw ang magdala sa bisyo. Kita mo? Saan ano yan? Talata sa Biblia. Kapitulo, kanto, versikulo, barkada. Yun yung nakalagay. Ayos lang magbibisyo ka. Huwag ka lang magpapadala sa bisyo. Wala yan sa ano? Wala sa scripture yan. Ha? Di ba? Ayos lang paminsan-minsan na mambabae ka, kung ikaw ay lalaki, huwag mo lang kakalimutan obligasyon mo. Kay barkada, narinig mo. Kay kumpare, kay kumare. Huwag ka lang aamin. Kita mo saan nakasulat yan? Sanlibutan eh. Normal lang eh. Amen? Wala naman sa Biblia yan eh. Kita nyo? Kasi paano din naman, hindi naman alam yung salita ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Ang gusto nga, dapat ano tayo eh. Ang mga anak ng Diyos, mga believer, dapat ano yan, mapagmahal sa kapwa, maunawain. Nagiging daluyan ng pagpapala, nagiging encouragement ka. Yun ang gusto ko ng Panginoon, para makapag-share ka ng Word of God. Hindi ka nagiging katitisuran. Anong ibig sabihin nun? Para bang kapareho ninyo sila? Eh kung kapareho kayo, nagchismis na ng chismis, sama ka ng chismis, chismuso ka na rin, chismusa na rin. Anong kaibahan? Yun ang tinutukoy niya rito, mga kapatid. Dito, lasingan doon. Eh wala namang church ngayon, nakikipaglasingan ka rin. Tapos dito, puro sugal. Ikaw, nakikisugal ka na rin. Paano mo sabihin na believer yun? Yun ang sinasabi po ng Biblia, mga kapatid. Amen? Yan ang sinasabi ko, mga kapatid. Eh. Hallelujah. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Ibig sabihin, mga kapatid, nagiging ano ka doon, asin ka at ilaw. Hindi naman ibig sabihin nun, hindi mo na sila pinapansin. Hindi ka na nakikipagkaibigan. Pwede mo sila maging kaibigan eh. Pwede rin. In what way? There are certain things na hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng samahan, hindi mo pwedeng gawin. Ganon yan, mga kapatid. Eh kung laging kasama mo, malitamay ka. Ganon yan eh, mga kapatid. Dapat alam natin kung hanggang saan yung hangganan natin. Lagi tayong nag-iingat, mga kapatid. Amen? Eh kung ini-invite ka, halimbawa, ini-invite ka na. Dito tayo, samahan nyo naman kayo ba? Bards, friend, meron tayong ano eh. Merong gawain sa church. Pagpabilin mo na lang yung church. Sasama ka na sa kanila. Wala na. Tapos invite mo sila sa church. Wala na. Wala. Pareho ka na rin nila. Eh ngayon, inuna mo yung hanapin yung kalooban ng Panginoon. Nagtampo yung friend mo sa'yo ngayon. Di ba ayaw niya, nagtampo ka. Nagtampo sa'yo. E di magtampo na siya. Look for another friend. Goodbye. Ganun lang kasimple. Bakit ka malulungkot? Eh kung ayaw niya yung ginagawa mo eh, nahanapin mo, unahin mo yung kalooban ng Panginoon. Ilalayo ka niya doon sa relasyon mo sa Panginoon. Di bali mawalan ka ng kaibigan, huwag ka nang mawalan ng Diyos. Amen? Bibigyan ka ba ng Panginoon ng tunay na kaibigan? Maglalapit sa iyo sa Diyos at maglalapit sa iyo sa iyong pamilya. Kung yung kaibigan na yan, maglalayo sa iyo sa Diyos, maglalayo sa iyong pamilya, hindi kaibigan yan, mga kapatid. Ay, hindi kalooban ng Panginoon yan. Sabihin mo, goodbye, you are my friend before, not anymore. At kayo natatakot. Amen? Kita nyo?
Kasi kung talagang kaibigan mo yun, matutuwa siya pag ikaw ay nagtatagumpay sa buhay. Natutuwa siya kung ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Nagiging faithful ka. Ano, responsable kang ama o ina. Ha? Ibig sabihin, yung kalooban ng Panginoon ang siya mong hinahanap. At yung relasyon mo sa iyong pamilya lalong napapabuti. Amen? Ngayon, kung nakikita niya yon at ayaw niya yon, di goodbye. Ngayon, kung talagang nakikita naman niya yon at gusto niya mag-stick sa iyo, tunay mong kaibigan na yon. Amen? Hindi yung, hindi baling ma-miss mo na yung kingdom ng, yung to seek the kingdom ng Panginoon, mapuntahan mo yung kaibigan mo. Ang daming ganong Kristiyano eh. Inuuna pa yung tennis, yung basketball. Magaganda yan kasi sa katawan. Pero kung inuuna mo yung basketball para hanapan ng Panginoon, anong-ano mo? Pagdating ng panahon. Hindi ganon, kapatid. God give you life. He give you the strength. Siya nagbigay ng life. Kaya He deserve first. Amen? Kailangan kasi yung priorities at life natin, alam natin. E panimilian ka, pareho limbawang Friday, di ba? Church, basketball, o volleyball, o tennis. Inuna mo yung sports kaysa Panginoon. Ngayon, nasa lang sports ngayon, hanapin mong Panginoon. Amen? Huwag mo kasing i-understimate na, ah, hindi eh. Nandyan naman lagi ang Panginoon, mga kapatid. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala nang kabuluhan ng lahat sa mundong ito. Hindi kasi natin nauunawaan yung kalooban ng Panginoon. Hindi nila nauunawaan ito kasi hindi alam, hindi tanggap ang salita ng Diyos na maluwag sa puso. Mga kapatid, kahit magalit sila, kung nasusunod mo naman ang kalooban ng Panginoon, huwag tayong matakot, mawalan ng kaibigan. Bibigyan nga ng Panginoon ng tunay na kaibigan. Sinabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng humahalik sa iyong pisngi ay kaibigan mo, hindi lahat ng kasama mo kumakain sa pagkainan ay tunay mong kaibigan. Amen? Bakit? Kung nasabi yan, si Judas Iscariot eh, kasakasama ng Panginoon yan. May kitatlong taon sila eh. They traveled together, they ate together, umalik pa sa pisngi. Pero anong nangyari? He was surrounded by righteous people, by other disciples. He hear, the best preacher, the best teacher. Meron siyang opportunity lahat. And yet, ang laman ng kanyang puso, hindi talaga yung salita ng Diyos eh. Alam natin yun. Amen, mga kapatid? Yung kaibigan natin, mga kapatid, na hanapin natin yung totoo. Paano? Yung kaibigan mo na magsasabi sa iyo ng totoo, masakit man o hindi. Ang ano mo yung friend kasi nahanap natin, yung magbibigay lang sa atin, sympathy. Friend mo yon, kasakasama mo sa miya-miya. Ha, kasakasama mo lagi yon. Ha, sa kasiyahan lang, miya-miya. Ha, kasama-kasama mo lagi yon. Yung sympathy, friend, ganoon nga, ganoon. Pero yung tunay na kaibigan, sasabihin niya yung kahit ayaw mong marinig, sasabihin niya sa'yo. Kaya nga nagagalit ka sa kanya minsan eh. Pero tunay na kaibigan yon, mahirap hanapin. Kaya nagtatampo ka sa kanya. Kasi kahit masakit, kahit ayaw mong marinig, sasabihin niya sa'yo. Kaya minsan, ibablock mo siya, hindi mo siya tatawagan. Pero pag naalala mo siya, pagdating ng panahon, nandyan siya. Kasi faithful siyang kaibigan, ipinapanalangin ka. Kasi concerned siya sa iyong relasyon, sa Panginoon, at sa iyong pamilya. Yun ang tunay na kaibigan. May kaibigan, pagka ikaw ay umaangat ka, hinihila ka pa. Nagsiselos pa, baka pati yung boyfriend mo, kaya girlfriend mo, inagaw pa. Are you with me? Amen? Amen ba rin ito, mga kapatid? Everybody say amen. Hallelujah. Ooh, hallelujah. Praise God. Yan. Nag-uumpisa na tayo. Purihin ang Panginoon. Now, next. Verse 16. And what union can there be between God's temples and idols? For we are the temple of the living God. For we are the temple of the living God. Ay, walang church ngayon. Building lang yon, mga kapatid. Ang nagsarado yung building, hindi yung church. Kasi yung church, the people of God, the family of God. Pag walang tao, hindi na church, empty building na yon. Kasi ang alam natin kasi the word iglesia, iglesia, mga kapatid, sa Greek word, ibig sabihin, the family of God.
Na? Tayo. Kita mo? For we are the temple of the living God. As God said, I will live in them and walk among them. I will be their God and they will be my people. Therefore, verse 17. Conclusion to, pag sabi niyang therefore, come out. Come out from among unbelievers and separate yourselves. Pinapahiwalay na nga, oh, come out among unbelievers and separate yourself from them, says the Lord. Hindi ako nagsabi niya. Says the Lord, don't touch their filthy things and I will welcome you. Kahit yung kasama mo, ha? Pareho kayong sweldo, pareho kayong kinikita. Pag uwi niya, nakikita mo, mayroon na siyang alahas. Mayroon siyang magandang cellphone. May magandang kwentas. Ikaw, wala. Ha? Huwag kang magselos. Magtrabaho ka ng matapat. Yung pinaghirapan mo. Amen? Huwag kang ano, kakapit sa matalim. Masusugat ka pagdating ng panahon. Amen? Pansamantala yun, mga kapatid. Hallelujah. Are you with me, mga kapatid? Amen? Huwag tayong magsiselos. Kung meron tayong nakikita ganun, nagtatagumpay. At yung tagumpay naman, hindi galing naman sa kanilang sariling pawis. Kahit tumira sila sa magandang bahay, up and down yung bahay nila, ano? Makapal ang kanilang ang mga titulo, ganyan kakapal. Ano? Malawak ang lupain. Pagdating ng panahon, apat na kudrado lang din. It's reality. Hindi baling bahay kubo na, buo naman ang iyong pamilya, mayroon ka namang kapayapaan, nakakasunod ka pa sa kalooban ng Panginoon. Makakatulog ka ng mahimbing. Amen? Kasi kung kakapit ka sa patalim, delikado yun. Are you with me? Sana nga po, mga kapatid, naririnig niyo ako ngayon, napapanood niyo ako ngayon. Sabi talaga lang, sabi ko ha. O di kaya, ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan, hindi pwede kasi yun eh. Hindi ba tayo ang templo ng Diyos? Tayo ang templo ng Diyos. Nabuhay. Templo ng Diyos. Do you not know that your body is the temple of God? Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 6. Dito na lang muna tayo. Verse 14. Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi. Sino ang Panginoon, ha? Siya na rin ang may sabi. Mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya lumayo kayo sa kanila. Sino nagpapalayo? Panginoon. Lumayo kayo sa kanila. Tapos ano ba? Humiwalay kayo sa kanila. Hindi ka lang pinapalayo, pinapahiwalay ka pa. E nandun ka lahat. Saan ka nakatira? Puro doon kasi sa plat, puro mga at alam mo, hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi mo sila nadadala, maghanap ka. Kung hindi mo makayanan, baka makasama ka sa kanila. Are you with me? Ganun yan eh. Nangyayari yan. Diba? Good character, corrupt bad company. Sabi ng Bible. Now, kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila. Sino nagsabi? Tuloy lang natin ha. Sabi ng Panginoon. Ikaw. Sabi ng Panginoon. Ayan o. Sabi ng Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila. Sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Pare tagay. Isa lang. Iwasan mo yun. Amen?
Kasi hindi nila nauunawaan yun. Kasi yung, ito kasi tayo mga kapatid. Let us be biblical mga kapatid. Ito yung kalooban ng mundo. Yung standard ng mundo yon, okay lang yon. Pero kaaway mong Diyos. Eh kung gusto mong ano, maging kalugod-lugod sa Panginoon, iwasan. Ganun yon. Amen mga kapatid? Amen. Now, tingnan natin yung mga application question natin dito. Application questions. What is the difference? Ay, sulat nyo ito mga kapatid. Pwede ito sa Bible study ninyo. What is the difference between being in the world and not being of the world? Yeah? What is the difference between being in the world and not being of the world? Yung isa kasi being in the world, yung isa kasi of the world. Gusto nyo ng sagot? Okay, makikita natin dito sa iyo. Tuloy mo natin. Now, write it down. Another question. How can we know if we are yoked with the world? Nakikisama kasi. Yoke ito. Nakikisama. Paano natin malalaman? How can we know if we are yoked with the world? Malalaman naman natin yan eh. Huh? Another question. Application question natin dito. How can we break this yoke so we can have greater intimacy with God? Write it down, sulat nyo mga kapatid, para may mga application question tayo rito. How can we break this yoke so we can have greater intimacy with God? Kung meron kayong friend, mga kaibigan, ano kapatiran, you can discuss this question. Ano sa inyo pong mga kapatiran? O, di ba, pwede nyo pong pag-usapan ito. Now, sagot. Sagot natin dito, sagot. Ay, sasagot din, Biblia. Andito na rin yung sagot eh. Ang Panginoong Jesus mismo rito ang sumagot na. Amen? Now, I have given them your word. Ang Panginoong Jesus dito nagsalita mismo. Sinasabi niya to sa Ama. Ha? I have given them your word and the world hates them. Because they do not belong to the world. Just as I do not belong to the world. Sinasabi ito ng Panginoong Jesus sa Ama. I'm not asking you to take them out of the world. I'm not asking you to take them out of the world. Kasi nandito ka pa nga eh. But, ito yung but. To keep them safe from the evil one. Ito yung ano kasi mga kapatid eh. Si Satanas yung ano, laging nagtutukso, temptation, ganun yun. Amen? Next. Nilay. Verse 14 sa Tagalog. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita. Sinasabi ito ng Panginoon sa Ama. At kinapuutan sila ng sanlibutan. Sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Verse 15. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Bakit? Iligtas mo sila sa masama. Masama kasi ang takbo ng sanlibutang ito, mga kapatid. Kaya sinabi ng Panginoong Jesus, ni Apostol Pablo, sabi niya, don't copy. Sinabi rin ito ni James. Sinabi rin ito ni John. At ipinanalangin din ito, sinasabi ito ng Panginoong Jesus sa Ama eh. Idinadalangin nga niya eh. So yun mga kapatid, ang aking gustong iparating po sa inyo. They do not belong to this world anymore than I do. Kasi kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things become new. The old is gone, the new has come. Anyone is in Christ, new creation. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao, kundi siya ay bago na.
Kaya sinasabi niya ang Panginoong Jesus ngayon, they do not belong to this world any more than I do. Make them holy by your truth. By your truth. Teach them your word, which is truth. Hallelujah. Ito kasi mga kapatid, yung katotohanan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Ito yung basehan natin, kapatid. Hindi yung standard ng mundong ito. Hindi naman tayo galit dito sa sanlibutan ito eh. Nandito tayo nakatira sa sanlibutan. Pinapanalangin nga natin eh. Diba? Pero ang pinapakita rito mga kapatid, huwag nating kaibiganin yung sanlibutan. Kasi kung kinakaibigan natin ang sanlibutan, kinakaaway natin ang Diyos. Ito yung gustong iparating ni James. Actually, kung mag-aaralan mo yung James, yung John chapter 7, ang Panginoong Jesus mismo nagsalita nito. Sinabi rin ng Panginoong Jesus ito eh. Kaya nalaman ito ni Pedro, nalaman ito ni James, nalaman ito ni John, nalaman ito ni Pablo. Naranasan din kasi ito ng Panginoong Jesus. Nung pumunta siya rito, nang siya nagkatawang lupa. At bago siya umakyat sa langit, ito yung sinabi niya sa Ama, idinalangin niya sa Ama. Kaya mahal kong kapatid, kailangan natin magdesisyon. Gusto ba natin na maglingkod sa Panginoon? We want to please God? We cannot do that if we are still nakikipagkaibigan tayo sa libutan ito. Hindi natin pwedeng gawin yun. We cannot do that. Kailangan natin mamili. Hallelujah. Kaya sa verse 18, just as you sent me into the world, I am sending them into the world. Kita mo? I am sending them into the world. Verse 19, and I give myself as a holy sacrifice for them so they can be made holy by your truth. Narinig niyo po mga kaibigan? I give myself as a holy sacrifice. Ang Panginoon Jesus dyan, tinutukoy niya mga kapatid. Yung kanya pong sarili. Ino-offer niya po sa iyo, ino-offer niya sa akin. Ino-offer niya man kanino man na gustong lumapit sa kanya. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, kung paanong isinubo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili para sa inyo. Bakit tayo isinusugo sa sanlibutan? Bilang asin at ilaw sa sanlibutan ito, dala kasi natin yung salita ng Diyos eh. Yung salita ng katotohanan nasa atin. Kasi yung sanlibutan, yung sanlibutan ito mga kapatid, ano eh, tayong mga nakakilala, nabuksan ang ating mga spiritual eyes dahil po sa biyaya ng Panginoon, nalaman natin ang katotohanan. Di ba yung iba, sabi nga ng Biblia, pinagtatawanan nila na kayo? Kasi yung ginagawa ninyo, para bang, it's a waste of time. Pero kung nararanasan lang nila yung nararanasan mo ngayon, hindi nila masasabi yun eh. Kaya nga dapat ang maranasan natin yung habag. Kaya hanggat meron tayong pagkakataon mga kapatid, ibahagi natin yung salita ng katotohanan, salita ng Panginoon. Testimony natin yung ginawa ng Diyos sa atin. Kasi mga kapatid, sabi niya, kung paano isinugo mo ako sa sanlibutan, ang Panginoon gusto. Gayon din naman, isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinilaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Mga kapatid, ito po yung imitasyon ng Panginoon. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Iniimbitahan ka rin ng Panginoon. Jesus is calling you today, not tomorrow. Come to Jesus today, mga kapatid. Inaanyayahan ka ng Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. Come as you are. Ano man ang iyong kalagayan, ano man ang iyong katayuan, lumapit ka sa Panginoon. Ano man ang iyong buhay,
Hindi pa uli ang lahat, mga kapatid. Kayang baguhin ng Diyos ang iyong buhay. At kung ikaw ay nakakilala na, pero hindi ka, hindi mo ibinabahagi ang iyong testimony. Hindi mo binabahagi yung kanyang salita. Para bang katulad ka ng mga nasa sanibutan lang din. Gusto ipaalala sa iyo ng Panginoon. Let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Pag hindi mo nagawa yun, repent. Come to Jesus then. It's not too late, mga kapatid. Magagawa lang mo natin yun, mga kapatid. Sabi ng Biblia, kung magbago tayo ng isip, kasama kasi yun yung pagpapakumbaba. Kasi kung hindi natin gagawin yun, hindi tayo makakalapit sa Panginoon. Kailangan po natin ang Panginoon sa buhay natin. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos na siyang gagabay sa atin at tutulong sa atin. Mga kapatid, kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Wala tayong maitatago sa Kanya. Ngayon, tinatawag ka ng Panginoon sa oras na ito. Mga kapatid, instrumento lamang ako na ginamit ng Panginoon kasi mahal ka ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya, manumbalik ka sa Kanya. Gusto kang patawarin ng Panginoon sa iyong kasalanan. Gusto kang iligtas ng Panginoon. Sa oras na ito, binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na magbalik loob, magsisi. Sa oras na ito, kapatid, kung alam mo na kinakausap ka ng Panginoon, gusto mong tanggapin si Jesus ngayon sa iyong buhay bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Inoffer niya kasi iyong buhay niya, sa iyo at sa akin, para magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at kaya-aya. Kung wala si Jesus kasi sa iyong buhay, mga kapatid, magpapatuloy tayo magkikipagkaibigan sa sanlibutan ito. Kung wala ang Espiritu ng Diyos, hindi natin mapagtatagumpayan yun. Kailangan natin ang Panginoon sa ating buhay. Sa oras na ito, sabihin mo ito, ulitin mo itong dalangin na ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo na nagmumula sa puso, dakilang Diyos, sa oras na ito, humihingi ako ng tawad. Pinagsisisihan ko ang aking kasalanan. Pinaniniwalaan ko ang iyong ginawa sa akin sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Maraming pong salamat sa kapatawaran. Maraming pong salamat sa iyong pagliligtas. Maraming pong salamat sa buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, banal na Espiritu, puspusin mo ako. Tulungan mo ako, Panginoon, makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Maraming pong salamat sa iyong biyaya. Maraming pong salamat sa buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, maghari ka sa aking buhay. Maraming pong salamat. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Kapatid, ipinanalangin mo ba yan na nagmumula sa puso? Narinig ng Diyos ang dalangin na yan. Yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Nang tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Alam niyo, mga kapatid, natutuwa ko sa iyong ginawang yan. Pero alam mo, higit na natutuwa ang Panginoon kasama ng kanyang libu-libong mga anghel na nagkakasiyahan dahil sa iyong ginawa. Mga kapatid, magpatuloy ka sa iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Umpisahan mo magbasa sa Aklat ng Juan at umpisahan mo sa pananalangin. Pagkatapos itong lockdown na ito, make sure go to church at ibahagi mo ang pagliligtas ng Diyos sa iyo, and your life will never be the same. Mga kapatid, I will see you tomorrow, at maraming maraming pong salamat muli sa inyong pagsama. Ako ang inyong lingkod, si Pastor Steve, at binabati ko po sa iyo ng kapayapaan ng Diyos ay sumayin niyo. God bless.